Hello mga loves, magandang buhay. So mag-another loto sarye muna tayo for today's video mga loves. So magluloto ako ng pambansang ulam. Sobrang sarap nito mga loves kasi pambansang ulam to, wag ka. Ubos ang bahaw nyo kapag ito yung ulam mo. Pero hindi naman lahat kumakain nito mga loves, pero ako mga loves, so gustong gusto ko talaga ito, yung ganitong pagkaloto. So ayan, yung isasahog lang naman natin is yung bombay at saka yung bawang at saka kamatis. So bali dalawang kamatis yung ginagamit ko kasi masarap ang ulam na to mga loves kapag maraming kamatis. So yun pala ang pambansang ulam nating mga Pinoy mga loves, yung sardinas. Sardinas na may kamatis. So ito yung pinakamasarap sa sardinas mga loves kapag lagyan mo ng kamatis. Dati nga mga loves, nung kabataan ko pa, so minsanan lang talaga kami makapag-ulam nitong sardinas. Naalala ko pa nga dati mga loves, nung minsan nag-ulam kami nito, so nilagyan yun ni mama ng malunggay. Tapos sobrang daming sabaw mga loves, yun bang hindi mo na talaga makikita yung sardinas. Ganun talaga kahirap ang buhay dati mga loves. Ngayon naman, so mahirap pa din naman, pero kaya na namang bumili ng dalawang latang sardinas. Hindi katulad dati na medyo hindi talaga afford. Pero yung sardinas dati mga loves is malaki yon, yung malaking lata. Bihira na lang akong makakita ng ganun yung malaki. So ngayon, maliliit na lang. So kaya afford na natin bumili ng dalawang latang sardinas. And then yung tawag dati mga loves sa amin is salmon ang tawag namin, hindi sardinas. Salmon kasi malalaki kasi. So siguro kaya sardinas kasi maliliit, char. So yun na nga, so marami na talagang pagbabago sa mundo, no? So, parang ikaw, nagbago na, char. Hugot yarn. Pero alam niyo mga loves, so ngayon, so sina mama at saka si papa, so hindi na sila kumakain ng sardinas. Dati kumakain naman sila, so diba? So, may pagbabago talaga. Pero, ang sabi naman ni mama, so nag-iba na daw ang lasa ng sardinas ngayon kasi dati hindi naman daw malangsa. So, ngayon daw, so malangsa. So, kaya ayaw na nilang kumakain. So, diba? So, pati lasa ng sardinas, yung nagbago. Diba? So, katulad ngayon, diba? Kaya na nating bilhin yun kahit ilang lata pang sardinas. Pero, bihirang-bihira na lang talaga tayong bumibili ng sardinas. So, diba? May mga pagbabago talaga sa buhay. So, yun na nga mga loves. So, kung ano-ano na naman itong sinasabi ko. So, balik na nga tayo dito sa video ko mga loves sa pagluto. So, yan. So, ganyan yung ginagawa ko. So, kapag magluluto ako ng sardinas. So, ayan. So, gusto ko talaga yung lutong-luto at itong luto din yung kamatis. So, ganyan kasi masarap yan mga loves. So, naglalagay din pala ako ng sili na green kasi gusto ko talaga yung maanghang na maanghang. Kahit maanghang na yung sardinas, pero gusto ko pa din yung maanghang na maanghang talaga. Tapos, nilagyan ko din yan ng pamintang durog. So, marami-rami din yung nilagay ko kasi nga. Pero yung green na sili mga loves, so hindi ko yan siya inuubos kasi kakain din tong anak ko si Vivian. So, gustong-gusto din niya yung ganyang luto ng sardinas mga loves. Dahil nga minsanan lang talaga ako magluto ng ganito mga loves. At saka naglagay din pala ako ng konting suka dyan mga loves at saka konting tubig. Konting-konti lang. So, ayan. So, malapit na yan siya maluto. Pero actually, luto na yan. Pero gusto ko pa talaga lutuin siya yung lutong-luto talaga. So, and then, so, masarap pala to i-partner sa mainit na kanin. So, ayan. So, luto na yan siya, mga loves. Pero yung hinaan ko lang yung apoy. Gustong-gusto ko talaga yung lutong-luto talaga. So, kaya lulutuin ko pa yan. So, mahinang-mahina lang yung apoy niyan.